بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قرن طاعته بطاعة الوالدين وألزم حقوقه بحقوق الوالدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الفرد الصمد الواهب الماجد وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي حث الأبناء وأمرهم ببر الوالدين وحذرهم ورهبهم من مغبة العقوق وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bali papatuloy pa rin ito nung inumpisa natin na paksa patungkol sa pagiging mabuti, pagiging masunurin sa ating mga magulang. Kaya ang pagsikapan natin na may paliwanag, may salaysay ngayon ay hinggil sa kung ano ang pinakakarapatan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya ang paksa natin ang karapatan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang karapatan ng mga magulang, mga kapatid, ay napakarami. Dahil sila ang ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dahilan, kaya tayo nandito dito sa mundong ito. Na kung saan, hindi natin kayang bilangin kung isa-isahin natin ang kanilang mga dinanas na paghihirap, maaring pagpupuyat, kakulangan ng pahinga, kawalan ng kapanatagan, lalo-lalo na siyempre ang mga ina, dahil higit sila na naghihirap para sa atin. Kaya napakarami ng kanilang karapatan na kung saan ang ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila na karapatan ay katapat ng kanilang nagawa, kanilang paghihirap, kanilang pagiging butihin ng mga magulang sa kanilang mga anak na kung saan pinalaki nila ang kanilang mga anak. Hanggat narating ang kanilang mga anak, narating natin ang anuman ang narating natin sa ngayon. Na kung saan, wala silang anumang hangarin na kapalit, kundi ang hangarin nila ay gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay. Na kung saan, ang pinaka-simple lang na kanilang hangarin kung sakaling magpang-abot tayo sa kanilang pagtanda, sabihin abutin natin ang kanilang pagtanda ay konting pangangalaga bilang pagtatanong ng utang na loob sa kanila. Subalit ang pangangalaga at karapatan na yun na tungkol, karapatan nila bilang tungkulin natin ay isang napaka dakilang paksa sa Islam dahil sa ganung kadahilanan, dahil sa kahalagaan ng mga magulang, mga kapatid sa Islam, ay pinagkaluban sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ganung karapatan o napakadakilang karapatan. Kaya pinagutos ng Islam ang pagiging mabuti sa magulang sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon. Ito'y kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at kautusan din ng huling sugo at lahat ng mga propeta sa kanilang mga takasunod, na ang pagiging mabuti sa mga magulang at pagsagawa ng tungkulin natin bilang karapatan ng mga magulang natin sa atin. Nakatulad ng sinabi ng Allah ng Quran, sabi ng Suratul Ankabut, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Pinayuan namin ang tao na maging mabuti sa kanyang pakikitungo sa kanyang dalawang magulang. Ito'y sa Suratul Ankabut, ayat na 8. At sinabi naman ng Surat Luqman, sinabi ng Allah, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Pinagpayo namin, sabi ng Allah, ang tao
na maging mabuti sa kanyang dalawang magulang, dahil sabi niya, lalo-lalo ng ina ay nagdalang tao sa kanya ng magkakasunod na paghihirap, kahinaan, nang hina sila dahil sa atin. At hanggat sa pinakahuling, yung sabihin, pangangalagan na sa atin nung tayo maliit, ay aabot ng 2 taon ang kanilang pangangalaga sa atin hanggat tayo ay matapos natin ang ating pagdede sa kanila, sa mga ina. Ano ang utos sa atin ng Allah SWT? Sabi na, Anish Kurli, tumanaw kayo ng utanulog sa akin, sa Allah SWT, wari-wari deik, at sa iyong 2 magulang. Kaya ang lalo-lalo ng ina, mga kapatid, siya ay naghihirap mula sa paglilihi pa lamang hanggat sa kanyang pagdadalang tao na kung saan napakatindi ng kanyang dinadanas na kahirapan. Maaaring siya magkasakit o nagkasakit habang tayo ay nasa si kanyang sinapupunan. Natatakot na kung saan ano man ang mangyari sa kanya o mangyari sa atin. Pagkatapos nun, kapag tayo ay lumitaw na lumabas na dito sa daigdig, ay nawalan tayo sa kanyang paningin, ay hinahanap-hanap tayo. Kaya dahil doon, karapat-dapat sila na maging mabuti, karapat-dapat sa kanila na maging mabuti tayo sa kanila. Isipin, tungkulin natin na maging mabuti tayo sa kanila. Dahil inaalagaan nila tayo, unang-una, lahat, pareho, magulang, ina at saka ama, inaalagaan nila tayo mula pagkabata hanggat tayo ay lumaki. Kaya dapat lang sa paglaki natin, kapag may kakayanan, na tumanaw ng utang na loob sa kanila at maging mabuti sa kanila, dahil sa kanilang malaking-malaking nagawa sa atin. At higit sa lahat, yung pag-aalaga sa atin, na tayo ay naging mabuting tao sa lipunan o nagkaroon tayo ng pangalan sa ating lipunan. Kaya ang pagiging mabuti natin, mga kapatid, sa ating magulang, at ito ang yung tinatawag na birrul walidain, mga kapatid, ang pagiging mabuti natin sa ating mga magulang, ito ang unang-unang karapatan nila sa atin, ay sabi nga ng mga scholar, wajibun wa farida alal abna. Ito ay obligatory, hindi lang obligatory, mandatory, napaka bigat na tungkulin na dapat nating gampanan. At sa ating pagsagawa, kapag ginagampanan natin ang tungkulin na ito, mga kapatid, ay nagkakaroon naman tayo ng napakadakilang gantimpala. Dahil ang pagiging mabuti natin sa ating mga magulang ay pangatlong tungkulin natin. Siyempre, unang-unang tungkulin natin, mga kapatid, ay maging susunod tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, ang pagsunod natin sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangatlo, sa ating mga magulang. At ang pagiging mabuti natin sa ating mga magulang, mga kapatid, ay nauna sa lahat ng tao. Kumbaga, lamang sila sa lahat ng tao, pareho rin, ha, pareho. Ang ating mga anak, ang ating mga asawa, ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak, ay mas lamang ang ating mga magulang o ang tungkulin natin upang maging mabuti sa ating mga magulang kaysa sino mang tao, maliban siyempre sa kiprapit ng masasala. Kaya, paano tayo maging mabuti sa kanila, mga kapatid? Sa lahat ng bagay, isipin lahat ng bagay na maaari natin may bigay sa kanila. Ha? Katulad ng pagkain, inumin, damit, gamot, lahat ng pangangailangan nila na kung saan kaya natin ibigay sa kanila. Kaya sabi nga sa isang ayah naman, sa Suratul Ahqaf, sabi ng Allah, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Ipinayuan namin ang tao, sabi ng Allah, na maging mabuti sa kanyang 2 magulang. Bakit? Sabi niya, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Dalang-dalasan ng kanyang ina ng matinding paghihirap. At ganun din nung siya iniluan ng kanyang magulang, isinilan siya ng kanyang magulang, ay mas matindi pang paghihirap. وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. At mula sa kanyang
pagdadala ng tao ng ina hanggang sa kanyang pagkatapos dumede sa kanyang ina ay aabot ng 30 buwan. Hatta ida balaga ashuddahu wa balaga 40 sana. Hanggat kapag naging malakas na yung tao at umabot ng edad na 40 taon, siyempre nagkaisip na siya. Siyempre alam natin mga kapatid yung pagiging yung katino natin ay nabubuo sa edad na 40 taon. Doon sa mga naging mabuti sa kanila, kanilang sasabihin ng mga tao mga mabuti, Rabbi awzi'ani an ashkura ni'amataka allati an'amta 'alay. O Allah, bigyan mo ako ng lakas, biyaya upang matatanaw ko ng utang na loob ang iyong nagawa o tinagalob sa akin. Wa ala waliday, at ganun din sa aking mga magulang. Wa an a'mala salihan tarda, at ako'y makagawa ng kabutihan na kalugod-lugod sa iyo. Wa aslih li fi dhurriyyati. Siyempre, kapag umabot tayo sa ganung edad, mga kapatid, doon natin maintindihan na kung ano naman ang ating tungkulin bilang magulang. Kaya sinasabi ng mga mabuting tao bilang panalangin, wa aslih li fi dhurriyyati. Gawin mo akong mabuti na tagapagtuwid, tagapangalaga ng aking pamilya, aking mga anak. Inni tubtu ilayk. Dahil ako ay nagbalik loob na sa iyo, wa inni minal muslimin, at kabilang ako sa mga sumusuko at naniniwala sa iyo. Ulay ka ladina na takabbalu anhum ahsana ma amilu, sa mga ganung tao na naintindihan nila ang tungkulin na ito, sila ang naging katanggap-tanggap sa amin ng anuman ang kabutihan na kanilang nagawa. Wala tayawas ang sayiatihim, at patatawarin namin sila sa anuman ang kanilang naging kasalanan. Fi ashabil jannah, at sila maging kabilang sa mga taong papasok sa paraiso o manirahan sa paraiso. Wa'adas siduk, ito ay makatotohanang pangako. Alladhina kanu yu'aduna kung saan ipinangako ng Allah. Ang pinakabuwan ng versikulo na ito mga kapatid, sa sino mang tao na nintindihan na kung paano siya maging mabuti sa kanyang magulang, ang pinakahuling hantungan niya ay walang iba kundi paraiso. Allahu Akbar. Sa hadis ni Abi Abdurrahman, si Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sabi niya, sa'altun Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, ayyul amali ahabbu ila Allah. Ano ang pinakamabuting gawa na kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala? Qal, sabi ng propeta, as-salatu ala waqtiha, ang iyong pagsasala sa kanyang tamang oras. Qultu thumma ay, ano ang kasunod? Qala birrul walidain, ang iyong pagiging mabuti sa iyong dalawang magulang. Allahu Akbar. Pangalawa, kasunod ng sala ang pagiging mabuti sa magulang. Qultu thumma ay, ano ang kasunod? Qala al-jihadu fi sabilillah, ang iyong pakipaglaban sa daan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alay, napaka-authentic na hadith. Yun yung tinatawag na bir, mga kapatid. Actually, yung tinatawag na birul walidain, yung pinaka malawakan na kahulugan ng pagiging mabuti. Kaya lang, hindi pa naging sapat hanggang doon, mga kapatid, ang ating pagiging mabuti sa ating mga magulang, kundi kailangan dagdagan pa natin. Kaya yung tinatawag na al-ihsanu ilayhima. Ibig sabihin, yung naiintindihan natin na yun na maging mabuti tayo dahil tatanaw tayo ng utang na loob, hanggat maaari, ay dagdagan pa natin. Kaya kailangan natin ang tinatawag na al-ihsan. Di ba pinakamataas na uri ng anumang kabutihan ay yung ihsan? Kaya kailangan pa natin ng ihsan. At doon din nabanggit palagi sa mga versikulo na banggit natin kanina, yung ihsan. Na kung saan ito pinag-utos ng Allah SWT sa atin, na maging mabuti tayo sa ating mga magulang, na kung saan yung pagiging mabuti natin ay isang tungkulin na ibig sabihin, magagampanan natin na isang karangalan, hindi lang tungkulin mga kapatid, kundi karangalan. Ang pagiging mabuti natin sa ating mga magulang ay hindi lang tungkulin, kundi karangalan, kung sakali na ito magagampanan natin ay malaking karangalan sa iyo bilang anak na ito'y naging mabuti sa iyong mga magulang. Nakatulad ng sinabi ng Surah Suratul Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Pinagpasyahan, dinisisyonan ng iyong tagapaglika na huwag na huwag kang sumamba maliban sa Kanya. Ano yung kasunod? Nung pagsapasala subhanahu wa ta'ala, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, at maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Kaya hindi lang tungkulin mga kapatid, kundi karangalan. Ima yablogan na indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kung sakaling inabot
mo ang pagtanda nilang dalawa o isa sa kanila. Sabihin, inabot natin. Actually, karangalan ng mga kapatid na abutin natin ang pagtanda ng ating mga magulang. Napakalaking karangalan dahil yun na isa yun sa daan patungo sa paraiso. Kung sakaling inabot mo ang pagtanda ng isa sa kanilang dalawa o silang parehong, silang dalawa, fala takul lahuma off. Huwag na huwag kang magreklamo. Kahit konti ng reklamo, hindi ka maaaring magreklamo. Allah. Kahit konti, hindi. Ilang beses tayo nagreklamo. Maaaring hindi natin kayang bilangin. Kung ilang beses tayo nakapagreklamo. Eh kahit yung konting-konting reklamo, hindi pinahintulot sa atin. Fala takul lahuma off. Kahit konti, yung off kasi lumabas na salita, kundi sound lang. Hindi maaari. Wala tanharuma, lalong hindi ka pwedeng magsalita ng malakas. Waqul lahuma qawlan karima. At kapag ikaw yung nakipag-usap sa kanila, yung pinaka marangal na pakipag-usap. Waqfid lahuma janahad dun. At magpakumbaba ka sa kanila. Minarrahma bilang pagmamahal at awa. Waqul rabbirham huma kamarabbayani saghira. At sabihin mo bilang panalangin na mahalin mo silang dalawa, O Allah, na katulad ng kanilang pagmamahal at pag-alaga sa akin nung ako'y maliit. Ito yung suratul Isra, mga kapatid, mula 23 hanggang 24. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niyang obligasyon at karangalan na tayo ay maging mabuti sa ating mga magulang ng kumpletong pagiging mabuti. Na kung saan, itong pagiging mabuti na ito, mga kapatid, na kung saan mangyari sa atin, may sasagawa natin na kalakipang ating tuwa, kalakipang ating saya dahil nakagawa tayo ng isang napakalaking karangalan o isang napakataas na uri ng gawain. Dahil anong dahilan, mga kapatid? Dahil sila ang nag-alaga sa atin na kung saan ang kanilang pangalaga sa atin, mga kapatid, ay isang biyaya na nakakamtan natin na kung saan hindi mahihigitan ng anuman maliban sa biyaya na nagmula sa ala ng direct. Ibig sabihin, yung kabutihan na gawa ng mga magulang natin sa atin, mga kapatid, ay pumapangalawa sa kabutihan na kagandahan loob na naipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kahit gaano katindi, gaano kalaki, kung gaano kabuti ang kanilang nagawa sa atin, mga kapatid, ay hindi sila humihingi ng kapalit. Hindi sila humingi ng kapalit dahil ito'y iniisip din nila na ito'y kanilang tungkulin, kanilang karangalan din na maalagaan tayo at abot tayo sa pinaka, kumbaga pinakamabuting pagkatao, pinakamabuting tao na kung saan tayo ay kanilang ipagmamalaki sa lipunan. Kaya ano man ang nagawa sa atin, mga kapatid, ay hindi sila humingi ng kapalit. Hindi nila inaasahan sa atin na tayo magpapasalamat. Subalit, ano ang sabi nila sa banal na Quran? Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan? Hindi ba karapat-dapat na kung ano man ang nagawa sa atin na mabuti ay kabutihan din? Ano man ang kabutihan, ay kabutihan din kanyang kapalit. Kaya sila naging mabuti sa atin, dapat na suklian natin ang kabutihan na iyon. Pero titingnan natin, mga kapatid, kung kaya natin tapatan ang kanilang kabutihan. Pero ang totoo, mga kapatid, hindi. Kaya kabilang sa mga kabutihan na maaaring natin gawin sa kanila, mga kapatid, yung nabanggit kanina sa versikulo ng Banal Quran, yung tinatawag na at-ta'afuf, yung pagreklamo, yung konting reklamo na walang salita, tuno lang na walang salita, ay hindi maaaring mangyari sa atin yon kapag yun ay ginawa natin at natiis natin na anumang hindi natin nagugustuhan na nagmumula sa kanila, ay titiisin natin at hilingin, kumbaga, naghahangad tayo ng gantimpala ng aswano wa ta'ala, ay ibig sabihin, yun ang pinakamaliit na magawa natin na kung paano nila tayo tiniis hanggang tayo ay lumaki.
Eh ganun din naman ang ating pagtitis sa anuman ang magmumula sa kanila na maaaring hindi nagiging kanais-nais ang dating sa atin. At hindi tayo maaaring magreklamo, katulad sinabi ko kanina, hindi tayo maaaring magsawa sa kanila. Sa halip, kailangan tayo ay maging malumanay, magiging mabuti ang ating pakikitungo sa kanila na kung saan ito naman ang gawain natin, mga kapatid, ay napakalaki ng kanyang gantimpala. Kabi natin sa mga kabutihan na maaaring natin gawin sa kanila, mga kapatid, huwag natin silang maliitin. Minsan kasi, siyempre, pinaara ka ng magulang mo, may kaya ka na, may alam ka na, marunong ka na, sila yung mangmang. Tingin mo sa kanila maliit. Hindi maaari, mga kapatid, na maliitin mo ang iyong magulang dahil anuman ang inabot mo ay yun ang pinakapangarap niya sa iyo at siya ang gumawa ng paraan para marating mo yung anuman ang pinangarap niya sa iyo sa buhay mo. Kaya huwag natin silang maliitin sa pamagitan ng pananalita o anumang gawain, lalo-lalo na yung pagtaas ng boses o pakipag-argue, pagsalungat sa anuman ang kanilang sinasabi o anuman ang kanilang gusto, lalong hindi maaring gawin natin silang sinungaling sa kanilang mga sinasabi o pasinungaling natin ang kanilang mga sinasabi. Dahil kapag ito'y nagawa natin, mga kapatid, na naging mabuti tayo sa kanila at kumbaga naging tunay na masunurin tayo sa kanila, ang gantimpala ng mga kapatid ay hindi natin kaya ipaliwanag kung gaano kalaki. At kabilang din sa magawa natin ng kabutihan sa kanila, mga kapatid, ay katulad sinabi mo kanina, kapag tayo nakipag-usap sa kanila, piliin natin ang mga magandang salita, malumanay na salita, na may paggalang, may pagpakumbaba, at ingatan natin na makatingin tayo ng yung mabigat na tingin o yung mingyo masakit na tingin sa kanilang mukha, dahil yun ay matinding oko, matinding paglabag sa kanila. Sa halip, mga kapatid, kung meron tayong nakikita na kumbaga bunga ng kamangmangan na nagmumula sa kanila, gabayan natin sila, turuan natin sila ng kabutihan, dahil yun ang isa sa napakagandang magawa natin sa kanila. Kung sakali meron silang pagkakamali, ay ituro natin sa kanila kung anong tama. At kabila natin sa kabutihan na magawa natin sa kanila, mga kapatid, ay palagi natin sila ipanalangin ng kabutihan at pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad ng nabanggit natin kanina doon sa aya sa Surat al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, at sabihin mo, utos kay Prophet Muhammad at utos sa atin lahat, na kaawaan mo, mahalin mo silang dalawa na katulad ng kanilang pag-aalaga at pagmamahal sa akin, okay, maliit. Kaya siguro wala nang hihigit pa na may panalangin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa ating mga magulang, doon nahigit pa sa awa at pagmamahal ng Allah na ipagkulub sa kanila dahil sa kanilang pagiging mabuti sa atin. Kaya merong isang tao, mga kapatid, na dumating sa Propeta Sallam na sabi na kung paintulutan siyang sumama sa jihad. Anong sagot ng Propeta? Sabi niya, ahayun walidak, buhay bang dalawang magulang mo? Kala naam. Sabi niya, oo, buhay pa. Anong sabi ng Propeta sallam? Fafihima fajahid. Ang jihad mo, yung pag-aalaga mo sa kanilang dalawa. Okay. Yun yung ihsan, mga kapatid, na higit pa dun sa ating pangkaraniwan na pagiging mabuti, yung makagawa tayo ng higit pa sa kanila. Subalit kahit ano man ang gagawin natin na higit pa dun sa inaasahan ng iba, ay hindi pa rin tayo hindi pa rin natin kayang tapatan ang kanilang nagawa sa atin. Ngayon, mga kapatid, ano ang kasunod o maaaring po natin sa yung pangatlong bagay ng obligasyon natin? Ta'atuhuma. Pagiging masunurin natin sa kanilang dalawa. Kasi magiging masunurin tayo sa kanilang dalawa dahil ito'y pinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na kailangan tayo sumunod. Ibig sabihin, ano man ang gusto nila sa atin, mga kapatid, kailangan natin gawin maliban lang sa isang bagay. Kapag ito'y labag sa batas ng Allah, yun lang hindi pwede. Bukod doon, hanggat maaari, kung ang gusto ng nanay mo o magulang natin, nanay natin o tatay natin, ano man ang gusto nila na kaya natin, kailangan natin gampanan. Hindi tayo pwedeng tumanggi. Maliban dun sa bawat. Kaya nga, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surat Luqman, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Kung sakaling ang kanilang
ipipilit sa iyo na gawin mo ang labag o sabi natin shirk, yung pagsamba ng iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ibig sabihin yun ay labag sa kaalaman ng Islam na meron ka, fala tuti'ahuma, wag mo silang sundin. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, subalit makisama ka pa rin sa kanila dito sa daigdig sa pinakamagandang pakikisama. Wa tabi' sabila man anaba ilay, at sundin mo ang daan ng sino man nagbalik loob sa akin. Ilayya marji'ukum, dahil kayo magbabalik sa akin, sabihin sa kabilang buhay, faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, at sa kabilang buhay, kung sasabihin sa inyo, sabi ng Allah SWT, kung ano ang resulta ng inyong ginawa. Kaya ang pagiging masunurat sa ating mga magulang, mga kapatid, ay kabilang sa pinakapangunahing obligasyon, kahit sila ay wala sa Islam. Kahit sila ay ligaw. Kahit sila ay masama. Ha? Kahit sila ay wala sa Islam. Kahit sila ay ligaw. Kahit sila ay masama. Kailangan ka pa rin sumunod. Maliban dun sa punong bawal sa Islam. Yun lang hindi mo pwedeng gawin. Kaya kapag inutusan ka o inatasan ka ng dalawang magulang mo ng kasalanan, dun lang hindi ka pwedeng sumunod. Dahil sabi ng propeta, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq wa innama ta'atu bil ma'ruf, hindi ka maaaring sumunod sa sino man kung ang gawain ay labag sa tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit tungkulin din natin, kapag sila inutusan na tayo ng mali, na ipaliwanag natin kung bakit mali. Hindi lang yung tatangi ka lang, kailangan may paliwanag mo, kasi tungkulin natin na ipaliwanag sa kanila kung ano yung mali para maintindihan nila. Ibig sabihin, kung sakaling hindi natin nagawa yung tungkulin na yun, ay nakagawa tayo ng kasalanan, kasi tungkulin natin yun eh, na ituhid ang kailang pagkakamali. Kaya ibabalik natin siya sa tamang katuruan, katuruan ng Quran, katuruan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahil sa ating pagsunod sa kailang, mga kapatid, ang napakadakilang gantimpala at kabutihan na kung saan, yun ang magbibigay sa atin ng piraka mapayapa, pinakamarangyang pamumuhay dito, lalo-lalo na sa kabilang buhay, ang ating pagsunod sa kanilang dalawa pagkatapos ng pagsunod natin sa Allah at sa kanilang sugo. Pang-apat, mga kapatid, dapat natin maintindihan din sa pagsunod o yung pagiging mabuti sa magulang, na ang ina ang lamang sa pagiging mabuti natin, yung pagsunod natin, lamang ang ating ina kaysa ating ama. Bakit? Dahil sa kanyang matinding naranasan na kahirapan, nakatulad ng pangkaraniwang sitwasyon na kung saan ang ina ay dinadala tayo, nagdadalang tao siya sa atin sa loob ng umabot ng 7 na buwan sa kadalasan, na kung saan itong pagdadalang tao ng isang ina ay halos nasa harap na niya si kamatayan. Matindi ang kanyang paghihirap. Pagkatapos nun, sa oras ng panganganak ay mas matindi dahil nasa binggit ng kamatayan. At pagkatapos nung kapag tayo na nakalabas na, inaalagaan tayo, pinapasuso tayo ng at least 2 taon ang pag-alaga sa atin, na marami siyang dinanasan ng kahirapan na kung saan makakasunod-sunod. Subalit ang ina sa ganung sitwasyon ay hindi siya nagre-reklamo. Sa halip, masayang-masaya siya sa kanyang nagawa sa atin. Dahil doon sa mas matinding paghihirap ang dinadaras ng ating mga ina, mga kapatid, ay binigyan sila ng Islam ng karapatan na higit sa ating mga magulang o sa ating mga ama. Nakatulad ng mga 3 doble. Maaari po natin sabihin, 75% sa pagsunod natin ay para sa ina, 25% sa ating mga ama. Nakatulad ng isang hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dumating sa kanya isang tao sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, o Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati. Sabi niya, o Rasul, sino bang tao na pakikisamahan ko sa pinakamabuting pakikisama? Kala ummuk. Sabi niya, iyong ina. Kala thumma man, sino ang kasunod? Kala ummuk, nanay mo pa rin. Kala thumma man, sino ang pangatlo? Kala ummuk, nanay mo pa rin. Kala thumma man, kala abuk,
Pang-apat, ama. Muttafaqun alay. Napaka-authentic na hadith. Sa ibang hadith na nasa pagsalaysay ni Muslim, sabi ng tao, ya Rasulullah, man ahakku nasi bihusni sohba, sabi niya, sino, sabi ng tao sa Propeta SAW, sino ba ang pinaka pangunahing tao na karapat dapat sa akin mabuting pakikitungo, pakikisama? Kala ummuk, sabi ng iyong ina, thumma ummuk, pagkatapos ang iyong ina, thumma ummuk, pagkatapos yung ina, thumma abuk, thumma, pagkatapos yung ama, thumma adna, ka, adna, pagkatapos sabi na yung kasunod na mas mababa sa kanila. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, ang kanilang karapatan ay napaka, kanilang karapatan sa atin ay napaka tindi, at tungkulin natin ay napaka tinding tungkulin. Kaya dahil doon mga kapatid, kailangan sa atin, pagkatapos ng pagiging mabuti natin sa ating mga magulang, ay maging mabuti rin tayo sa mga tao, mga relatives nila, o mga kamag-anak nila, o mga kaibigan nila. Dahil, hindi lang sa ibig sabihin sa Islam, hindi pinag-usapan ng religion, ang pagiging mabuti natin sa kanilang mga kapatid, dahil na katulad nung naikwento natin dito, si Asma na anak ni Abu Bakar radiyallahu an. Sabi niya sa Rasulullah SAW, sabi niya, dumating aking ina na nangangailangan siya, kumbaga nangangailangan ng aking tulong. Ano, tutulungan ko? Sabi ng propeta, oo, tulungan mo. Sabi niya, kung kailangan ng nanay na tulong, tulungan mo. Hindi mo pwede ipagkait ang ano man ang meron ka sa iyong ina, ano man ang kanilang reliyon o sa iyong mga magulang. Kaya dun sa pagsabi ng propeta na kailangan tulungan mo ang nanay mo, yun ay nagpapatunay na kung gaano katindi, kung gaano kalaki ang ating tungkulin sa pagiging mabuti sa kanila. At yung pagiging mabuti natin sa ating mga magulang, lalo lang ating ina mga kapatid, ay nagbubura ng ating kasalanan. Nagbubura ng ating kasalanan. Sa kapahintulutan ng Rasulullah SAW, ayon sa hadith ni Abu Bakar radiyallahu an, sabi niya mayroong isang lalaki dumating sa Propeta SAW, sabi niya, ya Rasulullah, inni asabdu damban aziman. Sabi niya, Rasul, nakagawa ko ng dakilang o matinding kasalanan. Kumbaga, matindi na kasalanan. Fahalli min tauba? Sabi na, meron pa ba akong pag-asa na mapatawad ang aking kasalanan? Anong sagot ng propeta? Halaka min meron ka bang ina? Kala, la. Sabi niya, wala. Kala, halaka min khala? Meron bang kapatid na babae ang iyong ina? Kala, naam. Sabi na, fabirha. Sabihin, maging mabuti ka sa iyong tiyahin. Tinan nyo? Dahil sa wala ng ina, mapupunta sa tiyahin. Ganun siya kahalaga. Siyempre, alam naman natin na karamihan naman sa mga tiyahin, mga kapatid ng ating mga ina, mga kapatid, ay mabuti rin sila sa atin. Kaya, tingnan nyo, anong sabi ng propeta? Kung wala ng nanay mo, doon ka sa tiyahin mo. Allahu Akbar. Kaya, sa isang hadis naman, na hadis al-Bara, Ibn Malik radiyallahu anhu, ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bi manzilatil Sabi na yung tiyahin mo, yung kapatid ng nanay mo, ay katulad din ng nanay mo. Allahu Akbar. Sino ang kapalit? Kapag wala na yung nanay mo, nandun ang tiyahin mo na kapatid niya. Actually, totoo yung mga kapatid. Ibig sabihin, siguro isa na ako sa nakaranas ng pagiging mabuti ng tiyahin bilang pamangkin. Allahu Akbar. Na talagang parang, siyempre minsan, lalo pag siyempre sa Islam mga kapatid, parang pag nandun ang tiyahin mo, nakapatid ng nanay mo, parang hindi mo na hanapin ang nanay mo. Kasi parang kukunti lang pagkakaiba. Kukunti lang. Kung may pagkakaiba, kukunti lang. Sa kanilang pagiging mabuti sa atin. Allahu Akbar. Okay mga kapatid, patungkol dun sa yung kasunod pa na kailangan natin sa kanila, bukod dun sa nakalamang palang ina mga kapatid, eh siyempre, may karapatan din ang ating ama. Pero bago yung mga kapatid, ay merong mga pangyari o mga kwento na nasa hadis din mga kapatid na patungkol sa pagiging mabuti sa ating mga magulang, lalo ang ating ina, na katulad na ikwento natin sa nakalipas na panayam natin, lecture natin,
doon sa mga tao na dahil sa kanilang, sabihin, sa kanilang pagiging mabuti, sa kanilang mga magulang, ay nakatayo sila ng buong magdamag. Hawak-hawak ang inumin o pagkain ng kanilang mga magulang na hindi sila umaalis dahil sa tulungan kanilang mga magulang bilang paggalang, ayaw nilang gisingin. Bilang pagmamahal, ayaw nilang umalis. Allah. Bilang paggalang sa magulang, ayaw nilang gisingin. Bilang pagmamahal, ayaw nilang umalis kasi ayaw nila ng pag nagising magulang ay hindi makakain, ay dala-dala lang pagkain. Allah. At halos ganun lahat ang na nabasa natin ng kwento patungkol sa mga sahaba katulad ni Abdullah ibn Mas'ud, katulad ni maraming mga sahaba, mga kapatid. Lalo-lalo na yung tabi'i, yun ang pinakapopular kasi na kwento, si Uwais al-Qarni, ang pangalan si Uwais ibn Amir al-Qarni, galing ng Yemen, na hindi siya nakita ng Propeta SAW, pero nakarating sa Propeta SAW yung patungkol sa kanya, kung paano siya naging mabuti sa kanyang ina. Na anong sabi ng propeta kay Umar ibn Khattab? Sabi niya, pag nainabutan mo si Uwais, ay hilingin mo sa kanya na ipanalangin kanya. Kaya nga sabi ni nung nakatagpo siya ni tinanong ni Umar yung mga taga Yaman, afikum Uwais? Hajj yun sa panahon ng Hajj. Sa panahon ni Umar, sabihin si Umar ng Khalifa. Sabi niya, kasama niyo si Uwais. Nagtinginan doon yung mga tao, bakit hinanap niya si Uwais? Siyempre kasi, si Uwais ay isang ordinaryong tao na kabilang sa tagaalaga ng kanilang mga hayop. Sabi niya, oo, sabi niya, kailangan kong makita, makaharap. Di pinatawag nila hanggat sa nakarating. Sinabi ng propeta na kapag dumating ang panahon na makita mo si Uwais, hilingin mo sa kanila, panalangin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Uwais, Ya Khalifa Rasulillah, Ya Umar bin Khattab, ano Allah halak? Si manalangin sa para sa'yo? Sabihin, sino ba ako para manalangin para sa'yo? Siyempre, kilala ng lahat ng Muslim si Umar bin Khattab kung gaano kabuti. Tapos, ako sabi na manalangin para sa'yo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi sasabihin ng propeta yung kay Umar kung walang katangian si Uwais na nakakahigit sa maraming Muslim. Pero ano ang pinakakabutihan na meron siya? Siya'y napakabuti niya sa kanyang ina. Na ganun ang kanyang sitwasyon. Tuwing darating siya sa bahay nila na dala-dala niya ang kanilang kakainin, sabi ng kanilang hapunan, siyempre yung hapunan nun, hindi naman katulad ng hapunan natin ngayon mga kapatid. Sabi ng pangkaraniwan lang. E pagdating niya, tulong lang kanyang mga magulang. Ayaw niyang gisingin. Ganun kadalas kasi ang sitwasyon mga kapatid. Pero tayo, parang napakasimpleng gisingin mong nanay mo, tate mo. Sa kanila, hindi. Ayun lang gisingin kasi bilang paggalang sa magulang, yun ang tinatawag na bir, ha? Bukod dun sa ihsan. Bilang paggalang sa kanilang mga magulang, hindi na kayang gisingin ang mga magulang nila. Kaya nakatayo sila sa harap ng pinto ng kanilang mga magulang hanggat umaga, abutin sila ng fajr na sila nakatayo, na dala-dala na yung pagkain ng kanilang mga magulang. Allah. Sino sa atin nakagawa nun? Malamang wala. Allah. Okay, isang hadith ni Abdullah ibn Abbas. Sinabi ng Rasulullah SAW, Man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi asba lahu babani maftuhani minal jannah. Sino sabi niya, sa umaga ay siya ay tunay na masunuri sa kanyang dalawang magulang, ay meron siyang dalawang pinto sa paraiso. Kasi meron siyang dalawang pinto na doon siya mapasok sa paraiso habang siya mabuti, naging mabuti sa kanyang dalawang magulang. Wa in kana wahidan fa wahid. Sabi na kung isa lang sa kanya, isang pinto lang. Wa man amsa asiyan lillahi fi walidayhi asbalahu babani maftuhani minan nar. Kabalik na lang. Sino naman ang pagdating ng umaga o hapon ay kumbaga siya ay masama sa kanyang masama ugali sa kanyang mga magulang, ay meron naman siyang dalawang pinto ng impyerno ang gabang sa kanya. Wa in kana wahidan fa wahid. Sabi na kung isa lang. Sabi isa lang nilalabag na sa kanyang mga magulang, isang pinto lang ng impyerno ang nakabukas. Kala rajulun, isa sa mga nakarinig ng sinabi ng propeta, wa in zalama, kahit yung dalawang magulang inapin nila siya, sabihin yung anak,
Anong sagot ng pagtatanong? Tatlong beses. Sabi niya, wa in zalamahu, wa in zalamahu, wa in zalamahu. Tatlong beses. Sabi na kahit inapipan nila yung mga magulang niya siya, tatlong beses sabi ng propeta, ay kailangan pa rin niyang sumunod. Allahu Akbar. Kaya, hadis naman ni Al-Mughira ibn Shu'bah, na mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng propeta, inna Allah ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat wa man'an wahat. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ipinagbabawal na sa inyo ang paglabag sa mga ina. Sinabi ng ina, hindi na sinama yung mga ama, pero sabi ng mga ina, wa man'an wahat. Ano yung sabi ng man'an wahat? Yung sabi ng taong madamot, pero mahilig humingi. Wa'dil banat, at pagpatay ng mga anak na mga babae, ito yung ugali ng mga mangmang noon bago dumating si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kariha lakum qila wa qala wa kathratis su'al wa ida'atil mal. At kinamumuhian sa inyo ang pagtanggap ng anumang balita, sabihin madali kang maniwala sa anumang sabi-sabi. At dami ng tanong, yung tao na makulit, at saka pagsayang ng kayamanan. Muttafaqun alay. Okay. Sa ama naman mga kapatid, paano tayo maging mabuti sa ating ama, ay siyempre naman, hindi naman nangangahulugan na lamang ang ina ay wala nang karapatan ng ama dahil naghihirap din. Ibig sabihin, siyempre kasi ang Tagalaga sa atin, ang ating ina, pero sino naman naghahanap buhay para sa atin? Siyempre yung ating ama. Kaya gabi at araw siya ay naghihirap para sa kakainin natin, sa inumin natin, sa kung paano natin makuha ang pangangailangan natin, kapag tayo nagkasakit, siya ang gagawa ng paraan para magamot tayo, siya lang. Sabihin, yung kahirapan naman nung, kumbaga, ang kahirapan nung ama ay kadalasan sa labas ng bahay, at ina ay nasa loob. Ibig sabihin, pareho naman sila maghihirap. Ang tindi lang kasi nung ina, dahil dun sa, siya nagdadalang tao at siya rin ang nanganganak at siya rin ang nag-aalaga. Doon lang naging matindi ang ina. Siyempre, yung pagmamahal ay ibinigay ng Allah SWT doon sa ina dahil siya ang tagapangalaga. Kaya yung pang 100, di ba ang pagmamahal ng Allah SWT ay hinati na ng 100, ha? Hati. Yung pang 100, yun ay pindala sa atin dito. Yun ang pinaghati-hatihan ng lahat, lalo-lalo na naghati-hati ng lahat ng ina. Kasama ng ina ng mga hayop para maging mabuti sa kanilang mga anak. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, kung gaano ang kahirapan na dinadanas ng ating mga ina, gano'n din ating mga ama, kaya lang, ang pangakaiba lang yung tindi ng kahirapan na dinadanas ng ating mga ina. Kaya, kung ang paraiso ay nakabukas sa mga magulang, hindi ibig sabihin nun, ay ina lang kundi pari kasamang ating mga ama. Kaya anong sabi ng asabal ng Quran? Wawassayna al-insana biwaliday, magkasama. Ipinagpayo namin ang tao na maging mabuti, biwaliday, ihsana, maging mabuti sa kanyang dalawang mga magulang. Sabi ng Propeta Salam, al-walid awsatu abwabil jannah. Ang ama sabi niya ay siya ang nasa gitna nung mga pinto ng paraiso, yung pinto ng paraiso na nakabukas, dahil sa yung pagiging mabuti sa mga magulang, yung sa ama ay nasa gitna. Waqala, inna abaral birri ayasla rajlu wudda abi. Sabi na sa pinakamabuting kabutihan na magawa ng isang tao, yung maging mabuti ka sa sino mang tao na matalik na kaibigan na naging mabuti sa kanya ang iyong ama. Ibig sabihin, yung sino man ang matalik na, mabuting tao na matalik na kaibigan ng iyong ama, ay pagpatuloy mo ang kanyang pagiging mabuti kapag siya wala na. Kaya kabilang yung sa pinakakabutihan na magawa natin sa ating mga magulang mga kapatid. Kayo rin patungo sa ating mga ama mga kapatid ngayon, para sa kanilang dalawa pa rin, yung ating panalangin palagi. Sabihin, huwag na huwag natin sila kalimutan sa lahat ng panalangin natin na palaging kasama sila sa ating panalangin. Nakatulad ng nung nabanggit din natin kanina Suratul Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, sabihin mo na o Allah, kaawaan mo at mahalin mo silang dalawa na katulad ng kanilang pangangalaga sa akin.
Kaya, yun yung patungkol sa dua natin mga kapatid sa ating mga magulang na kung saan kailangan natin sa ipanalangin palagi sa tuwing tayo nananalangin. Kasama sila palagi sa ating panalangin. At ang propeta sa salam, lalo niyang ipinautos ang panalangin natin sa ating dalawang magulang kapag sila ay namatay na. Nakatulad ng nung hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Idha mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath." Kapag namatay na ang tao, sabi yung tayo, anak ni Adam, ulahi ni Adam, ay tapos na ang anuman ang kabutihan na nagagawa niya, maliban sa tatlong bagay, tuloy pa rin, kumbaga gumagana pa rin. Kumbaga sa ano, tuloy-tuloy pa rin na gumagana, tuloy-tuloy pa rin yung milyahe nung kabutihan na yon na umiikot. Unang-una sabi na sadakatun jariya. Yung kawanggawa, na yung pagkaraniwang kawanggawa na nagagamit o ginamit sa mga bagay na patuloy ang pakinabang. Sabihin yung sabi ng jariya, katulad ng pagtatayo ng mga eskulahan, pag anumang bagay na nakikinabang ang marami at tuloy-tuloy ang pakinabang. O ilmun yung tafa'ubi. O yung kaya sabi na kaalaman na napapakinabangan ng sino man nagkamit ng kaalaman. Ibig sabihin, yung naibigay mong kaalaman na tuloy-tuloy na lumalago, kumakalat sa kung sino-sinong tao, ay sa tuwing lumalago yun, tuloy-tuloy pa ng iyong gantimpala. Awala dun salihun yada ula, o yung kanyang mabuting anak na nalangin para sa kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, yung panalangin natin sa ating mga magulang ay kagad na natatanggap nila. Kaya isa ito sa pinakamabuting gawain na magagawa natin pagkatapos ng mamatay, mga kapatid, yung panalangin natin. Kaya kailangan na wag natin kalimutan, kaligtaan ng ating panalangin sa kanila dahil ito ay tiyak na mapakinabangan nila pagkatapos ng mamatay ang anuman ang panalangin natin sa kanila. Isa rin sa magawa natin, mga kapatid, pagkatapos ng mamatay, maging mabuti tayo sa sino man ang mga tao na malapit sa kanila o yung mga matalik nilang kaibigan, mga kamag-anak nila, ituloy pa rin ang ipagpatuloy natin ang ating pagiging mabuti o ang kanilang pagiging mabuti sa iba ay ipagpatuloy natin. Sila naging mabuti sa ganito at ganun na tao, ipagpatuloy natin. At kabilang din sa magawa natin, mga kapatid, na para bilang pag-aalala sa kanila ay dati pinagbabawal ng propeta, ngayon ay pinahintulot niya yung pagbisita sa kanilang mga libingan kapag sila ay namatay na. Katulad sinabi ng Propeta Salam, sabi niya, ala fazuruha fa innaha yudakirkumul maut. Fa innaha yudakirkumul maut. Sabi niya, ngayon, dati sabi ng Propeta, pinagbabawal ko sa inyo na pumunta sa libingan, pero sabi niya, ngayon ay bumisita na kayo dahil ito yung nagpapaalala sa inyo ng kamatayan. Bukod doon ay bilang pagmamahal natin sa ating mga magulang ay kailangan ay paminsan-minsan bibisita tayo sa kanilang mga libingan. Isa rin sa napakahalaga, mga kapatid, na magawa natin sa kanila yung paghingi ng pahintulot. Sabihin, sa ano man ang ginagawa natin, mga kapatid, na kailangan ng kanilang pahintulot, hihingi tayo. Ano ba, ikaw ay pupunta sa ganitong lugar, nandun ka sa magulang, kailangan magpaalam ka. Ay yun na nga, mga kapatid, yung isang tao na nagpaalam sa kanyang sa propeta sa salam na para pumunta sa jihad. Sabi ng propeta, kung buhay pa mga magulang mo, yun ang jihad mo. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, doon sa hadith na isa sa naintindihan natin doon, kailangan kung pupunta tayo sa jihad, kailangan natin hilingin ang kanilang pahintulot. Siyempre, maliban sa kapag naging fardu'ain na ang jihad, yun, hindi na natin kailangan ng kanilang pahintulot kapag naging fardu'ain ang jihad. At anuman ang hinihiling natin sa kanila, mga kapatid, ito ay ginagawa natin sa pinakamagandang paraan, pinakamarangal na paraan, pinakamalumanay na paraan. Okay, mga kapatid, isa din sa dapat na gawin natin sa kanila kung tayo malayo sa kanila, bisitahin natin sila. Sa pagbisita natin, sa magulang, napakadaling matuwa sa iyo magulang mo kung makapagdala ka ng kahit anong regalo. Siyempre, ang regalo magmumula sa iyo,
hindi tinitingnan ng nanay mo, yung tatay mo, ang kung gaano kalaki ang halaga. Ang malaya, meron kang madala sa kanila. Yun ay napakahalaga na sa kanila na kung saan nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Kaya huwag natin ipagkait ang anuman ng, kumbaga kung sila'y malapit, bibisitahin natin. Kung sila'y malayo, makapagbigay tayo ng anumang bagay na lalo-lalo na yung kailangan nila. Bukod sa pangailangan nila, yung mga pangregalo natin. Hindi sa birthday, mga kapatid, dahil walang birthday sa Islam. Gusto ito yung maalala mong nanay mo. May mga tao kasi na minsan maalala nanay sa birthday lang. Eh, o sa, sabi nila yung araw ng mga ina. Stop to learn. Kaya regalo na may bibigay natin sa ating mga magulang ay magbibigay ng kasiyahan sa kanila. Actually kasi mga kapatid, yung pagbibigay ng regalo, yun ay nagpapatibay ng samahan ng mga Muslim. Katulad nga nung hadith ng Prophet Salam, hadith yung Hasan, sabi niya, tahadaw tahabu. Magbigayan kayo ng regalo upang kayo'y magkaroon ng pagmamahalan. Isa pang karani sa general na ano yung mga kapatid, pero lalo-lalo sa ating mga magulang. Kaya isa rin sa mga gawa natin mga kapatid dun sa bukod sa regalo, yung makatulong tayo sa kanila sa anumang gawain na kailangan nila tayo. Kaso ngayon, ang lalo sa mga mayaman, hindi na siya mismo gagawa, magbabayad siya ng katulong o driver o anuman. Pero hindi. Kailangan tayo mismo gagawa. Kaya kailangan ay makagawa tayo ng anumang tulong sa ating mga magulang. Ang problema ay mas gusto pa natin makabili ng mamahali na cellphone, mamahali na laptop, kaysa makapagpadala tayo ng pera sa ating mga ina o ating mga magulang. Di ba? Kapag nakita ng bagong modelo, bibili ka. Pero pag naalala mong nanay mo, naalala mo lang, tatawag ka sa telepon, hindi ka magpagpadala ng kahit malang magkano. Siyempre, may mga magulang na mga mayaman, pero hindi lang nahulugan, hindi lang kailangan ng hadiya, regalo sa atin. Yun ay magpapasaya sa kanila. Isa rin sa tungkulin natin, na karapatan ng mga magulang mga kapatid, huwag natin sirayin ang kanilang mga pangalan. Sa paano paraan? Kanilang, halimbawa, kapag ikaw naging masama, ay anak lang tatay niya. Ibig sabihin, baka siguro ganun lang tatay niya. Kaya ibig sabihin nun, yung pagiging masama mo, yung iba, ibabalik lang sa magulang mo, siguro ganyan ang tatay niya, kaya ganyan yan. Kaya yun ang unang-unang pagsira ng kanilang mga pangalan kapag hindi tayo sumunod sa Islam. Nasisira ang kanilang pangalan. At isa rin sa pagsira sa kanila, yung kasamang pagmamaliit, kapag meron silang idea, dahil sila'y kulang ang pinag-aralan, ikaw may pinag-aralan, tatanggihan mo ng ibig sabihin may kasamang pagmamataas dahil sa ikoy may inabot na kaalaman, sila ay mababa lang kailang inabot. Isang ukok yun, isang malaking kasalanan na kapag ibig sabihin kapag tinanggihan mo ang anuman ng mga gandang idea ng iyong mga magulang na ipapakita mo na makaluma na yung tay. Iba na ngayon, modern na. Hindi. Ipaliwanag mo kung anong pagkakaiba nung makaluma sa kayong bago at tanggapin mo pa rin the same time. Okay, tay, hindi ko parang problema, susubukan ko. Para sa'yo, gagawin ko. Pag sinabi mo siguro yung mga kapatid kapag mayroong isang ama, anak, di ba mas maganda ganito? Mukhang makaluma, pero okay lang. Okay, tay, para sa'yo, gagawin ko. Sa tingin mo kaya, yung salita ko na para sa'yo, gagawin ko, sakaling hindi mo nagawa, at later on, ipinaliwanan mo bakit hindi mo nagawa at maintindihan niya. Ang mahalaga na kapag bigay ka ng kasiyahan sa kanya na hindi mo nawala ng halaga o hindi mo naalisan ng halaga yung kanyang mga sinasabi na iniisip na yun nakakabuti para sa'yo. Okay. Isa rin sa tungkol natin mga kapatid, kapag sila nangailangan, hindi naman siguro kailangan ura-urada, pero kailangan tugunan natin kaagad yung kanyang pangailangan. Sabihin, kailangan nila ng ganito, kailangan nila ng ganun. Kailangan tumugon tayo kaagad hangat maaari. Kailangan tugunan natin kaagad ang kanilang pangailangan sa anumang kaparaanan. Hindi tayo maaring, ay ba, pag, anak, pwede bang ganito? Tayo naman, katatapos ko lang gumawa ng ganito, nandiyan na naman.
Di ba ganun ang kastak diba? Ang nanay naman, kaigib ko lang tubig, isibak kahoy na naman. Stuck po lang. Hindi, huwag kang magreklamo. Kaso nga lang kasi, sino ba sa atin yung nakapagreklamo mga kapatid? Meron ba? Magtaas ng kamay. Mahirap mga kapatid. Kumbaga, mahirap pala talaga ang paraiso. Ano yung isa sa mga hadis na, hindi naman siya ganun ka, kumbaga sabi nga ng iba, mahinang hadith. Pero yung kahulugan niya ay totoo 100%. Yung hadith na al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ang paraiso ay nasa ilalim ng mga paanan ng mga ina. Allahu Akbar. Nasa ilalim ng mga paanan ng mga ina. At huwag natin kalimutan mga kapatid, yung isang tao, siguro narinig niyo padalas tong kwento na ito. Popular na kwento sa panahon ng Propeta Sallallahu Alaihi. Isang tao na nag-aagaw buhay, nag-iingalo, pinapabigas ng shahada, hindi niya mabigas. Kaya pinatawag ng mga sahabang Propeta, sabi ng Rasulullah, tulungin mo kami. Bakit itong tao natin, hindi niya mabigas ang shahada, mamamatay na. Sabi ng Propeta Sallallahu, nung nandun na siya, siyempre Propeta, hindi siya pa-ordinaryong tao. Sabi niya, buhay pa ba ang kanyang ina? Sabi ng mga sahaba, oh, buhay pa. Nasaan? Malayo ba? Sabi niya, malapit, nandiyan lang, pwede makapunta rito. Pinapunta niya yung kanyang. Sabi ng Propeta Sallam, sabi na dun sa ina, sabi niya, mapapatawag ba ang anak mo? O kukuha kami ng panggatong, susunugin na namin. Sabi niya, bakit, Rasul? Eh, sabi niya, pag hindi mo pinatawad, eh, sa impyerno rin mapunta, di sunog, eh, pero susunugin na namin. Sabi nung ina, tingnan niyo yung ina. Sabi niya, kung ganun, patawarin ko. Nung sinabi nung, sabi niya, okay, witness kayo na pinatawad niya ang kanyang anak. Siyempre, ando na mga sahaba. Nung sinabi niya, pinatawad ko ng aking anak, doon pa niya, because yung shahada, doon pa siya namatay. Alhamdulillah. Ibig sabihin, ganun katindi. Ganun katindi, mga kapatid. Ibig sabihin, pag hindi siya pinatawad, di siya impyerno. Yun ang kawasan natin ng hadith. Eh, tinanong yung ina ko nung naging kasalanan. Naging kasalanan niya ay naging lamang kanyang asawa kaysa kanyang. Kung baka medyo nabibihayin niya yung ina dahil may asawa na siya. Hindi, mga kapatid. Kahit ito, narinig tayo ng mga kapatid natin ng mga kabaihan. Hinding-hindi mong maaaring ipagpalit ang asawa mo sa nanay mo. Hindi. Hindi maaari. Oo, nandun ang pagmamahalan sa bilang asawa, pero malalamangan ng asawa mong nanay mo, hindi pwede. Ito'y direct to the point na salita. Hindi pwede. Pag nangyari, ay baka hindi tayo makapagsahada bago tayo mamatay. Itong totoo mga kapatid. Katotohanan na kung saan dapat natin tanggapin. Okay. Isa rin sa magawa natin na mabuti mga kapatid, hindi tayo basta-basta papasok sa kanila kapag hindi tayo nakahingi ng pahintulot. Nakatulad din ng sino mang tao na ginagalang natin pero mas higit sila. Kailangan natin, ibig sabihin mga kapatid, sa lahat ng gagawin natin, kailangan natin ng nandun ang paggalang, nandun ang pahintulot palagi. Nakatulad nga nung last na naikwento natin na buhay nung mga sahaba kung paano nila ganun din mga tabi'in at sa kanilang mga tabi'in kung paano sila naging mabuti sa kanilang mga magulang. Isa rin sa tungkulin natin at karapatan ng ating mga magulang mga kapatid, huwag tayong pumantay sa kanila kahit man lang sa pag-upo. Alam mo, nakaupo ang ama mo, tatabi ka ng ano, pinagbawal yun sa atin hanggat maaari. Kailangan ibaba mo ang sarili mo. So, kailangan palagi tayo nagpapakumbaba. Hindi tayo papantay sa kanila. Allahu Akbar. At kailangan kapag sa lahat ng pagkakataon kung kaya natin, ito'y makaharap ng magulang mo, halikan mo siya sa noo. Hindi ka nag-umuyo ko, pero kailangan mo halikan. Sabihin, bilang pagmamahal, bilang papapakita ng pagmamahal sa magulang mo, bilang paggalang. At yun ang itinuro sa atin ng Islam. Kaya ibig sabihin mga kapatid, kailangan palagi na kita sa atin tinatawag na pagpapakumbaba sa ating mga magulang. Ibig sabihin nun, pagpapakumbaba, di bawal magmataas. Ha? Bawal magmataas. May mga tao kasi na ibig sabihin dahil sa
inabot nila sa lipunan, nagkaroon silang pagmamata sa kanilang mga magulang. At maraming ganun. Kaya kung ipinagbabawal ang pagmamata sa sino mang tao, mas matindi ang pagbabawal sa atin ang pagmamata sa ating mga magulang. Sabi nga ng propeta sa kanyang hadith, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Hindi makakapasok ng paraiso ang sino mang kahit katiting, kasing laki ng atom na pagmamata sa kanyang puso, hindi makakapasok ng paraiso. Ay maano pa kaya kung pinagmamatasan mo yung magulang? Lalong hindi. Kaya actually, napakaraming, ano mga kapatid, kaya lang, meron akong kwento sa inyo dito na doon sa hadis ng Propeta Sallam, na sabi niya, birru aba'akum tabarukum abna'ukum. Maging mabuti kayo sa inyong mga magulang dahil maging mabuti din sa inyo ang inyong mga anak. Isang kwento na kwentong dito sa atin, sa lugar sa Saudi Arabia, hindi ko alam kung Saudi Arabia o Yemen, pero ang mahalaga, ito'y panahon ng Hajj. Merong isang ama na naikwento lang kwento na ito, sabi niya, nung 50 taon nang nakakaraan, ay nag-hajj ako, kasama ko ang aking ama. Nag-hajj siya kasama ang kanyang ama. Nung panahon na yun, siyempre, ang sinakyan nila ay yung caravan, kamilyo. Sabi niya, nung nakalagpas na kami sa lugar ng Afif, ang Afif ay sa south. Kung alam niyo yung Afif, isang lugar na Afif ang pangalan, mga sa bandang Yemen, papunta sa south. Sabi niya, bago kami dumating sa lugar na Valam, sa south pa rin yun, ay sabi niya, gustong magbawas ng aking ama. Sabi niya, bumaba siya at pinababa niya ako sa sinakay nilang kamilyo. Pagkatapos sabi niya, nung tatay ko sabi niya, nung habang nandun siya sa, kumbaga nagbabawas siya, sabi niya sa kanyang anak, sabi niya, anak, sumama ka na sa kanila. Sabihin, huwag mo na akong antayin, mauna ka na, susunod na lang ako. Kaya, nung ano, sabi niya, di umalis na rin ako. Baka sumama na ako doon sa ano. Nakita ko, lumingon ako, sabi niya, malayo na kami, hindi pa nakalis yung tatay ko. Hindi malayo na yung caravan. Sabi na, binalikan ko. Binalikan ko ang tatay ko, sabi nung nagkwento. Nung nabalikan ko, sabi niya, ang tatay ko, ay, siyempre, matanda na, binuhat ko. Sabi, binuhat yung tatay niya habang sila ay, sabi na, binuhat ko at tumatakbo ako para mahabol yung caravan. Nung sabi na ako'y tumatakbo, habang kami ay nagmamadali na papunta, hinahabol namin yung caravan, sabi niya, nakaramdam ako ng parang may leak, parang may tubig na tumutulo sa aking mukha. Kasi si tatay ng mukha niya dito eh. Tinignan ko, sabi na, yun pala, umiiyak ang aking ama. Sabi niya sa kanyang ama, sabi niya, huwag kang maawa sa akin dahil, kumbaga, sabi ng anak niya, mas magaan ka pa kaysa risa. Risa, ibig sabihin yung balahibo ng ibon. Fakal, sabi ng ama, hindi ako umiiyak dahil sa naawa ko sa iyo. Sabi, hindi ako umiyak dahil sa nakawa ko sa dahil nahirapan ka sa akin. Kaya ako sabi niya, umiyak dahil nung nakas kami, kasama ko ang aking ama, dito ko rin siya binuhat, sa lugar na ito mismo. Sabi niya ngayon, ay, yun nga, yung hadis na birru aba'akum tabarukum abna'ukum, sabi niya, doon ay napatunayan yung hadis ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, sabi niya, kung paano ko binuhat ang aking ama noon, sa mismong lugar na ito, ngayon naman, ako naman ang binubuhat mo bilang anak ko. Kaya, mashallah, talagang, totoo talaga na yung sabihin, kapag nasunod mo yung turo, ay makikita mo talaga yung resulta. Kabaliktaran naman sa, merong, hindi ako nakakamali, nagkwento nun eh, isa sa mga sheikh dito, na isang tao na napakasama,
dinala niya ang kanyang ina sa lugar na maraming mga mabangis na hayop. Baka ayaw na sa kanyang ina, gusto niya makain ng mabangis na hayop. Pagkatapos ay umalis. Pero hindi alam nung nanay niya, yung lugar na yun, maraming mga mabangis na hayop doon. Umalis siya. Tapos maya-maya, naalala niya na pag nagkaroon ng konting awa sa kanyang ina, bumalik siya, pero nagpalit siya ng damit, pati boses niya. Tapos pumunta sa kanyang ina, sabi, nung nakita siya nung nanay niya, sabi niya, oy, sabi niya, pakisabi lang sa anak ko na umalis, na huwag dumaan dyan kasi nandiyan yung maraming mga mabangis na hayop. Yung palang kausap yung mismong anak niya. Allah. Tingnan niyo. Kung gaano kasama ang layunin ng kanyang anak, kung gaano naman siya magkabuti sa kanyang anak, kahit gaano kasama. Ang totoo talaga mga kapatid, kahit gaano kasama ang anak, ay mahirap, kumbaga, mawala ang pagmamahal ng magulang. Magtatampo, oo, pero yung pagmamahal hindi ganun kadali para mawala. Kaya, yun ang totoo mga kapatid sa ating mga magulang. Hindi naman natin sinasabi na lahat ng magulang ay ganun. Pero kahit yung mga masamang magulang, ay, ibig sabihin, nandun pa rin yung kanilang pagmamahal. Nandun pa rin yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Kaya nga, nung inutusan tayo na maging mabuti sa kanila, madalas natin sinasabi, hindi pinag-uusapan ng reliyon. Kundi, basta magulang mo, magulang mo. Kaya nga, yung hadis sa Propeta Salam, wa'in zalamahu, wa'in zalamahu, wa'in zalamah. Kahit inapi pa nila, inapi pa nila, inapi pa nila, eh kailangan maging mabuti pa rin siya. Allah. Allah. Kaya, magsasalo tayo sa lana at maraming salamat sa inyong, ano, inyong pakikinig. Inshallah, susunod na paksa natin, pero nabago na iskidyo natin, ay pagkatapos ng Esha, inshallah, next na meeting natin o pag-uusap natin, ang paksa natin, karapatan naman ng mga anak sa kanilang mga magulang. Okay mga kapatid, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair.